kamustahin kayo, mga bilang nakasama ko kayo kanina pa sa init. Tapos ngayon, inabutan na tayo ng ulan. Tapos ngayon, ambon-ambon, gabi na. Pero parang natulala tayong lahat sa nangyari, kaya nandito pa rin tayo sa tapat ng ABS-CBN. Sa dami ng gusto kong sabihin, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sa dami ng nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano isisigaw, pero ang alam ko lang, ito yung panahon para hindi tayo manahimik. Ito yung panahon na hindi tayo dapat magwatak-watak. Ipakita natin kung anong relevance ng industriya na to, na hindi lang tayo basta entertainment na gumagawa ng mga TikTok o gumagawa ng mga kung anong pang-entertain. May relevance tayo. Pakita natin kung anong epekto pag nagkaisa ang mga taga-industriya, taga-news, taga-OPM, mga artista, kung ano man, part ng entertainment industry, nakikiusap po ako. Now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Naniniwala rin ako na ang isang kumpanya na may magandang hangarin para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa gitna ng isang pandemya, ay kailangan na kailangan natin. Hindi ko man naiintindihan kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon, kung bakit sa testimonya ng mga ilang ahensya ng government natin na sinabi na walang nilabag na batas ang ABS-CBN. At sa mga sinabi ng mga bosses ng ABS-CBN na kung merong mga pagkakamali kayo nakikita, willing po kaming magbago. Pero nakakuha pa rin po kami ng napakaraming boto against ABS-CBN. Ang boto po ito ay hindi po ito laban sa mga Lopeses. Hindi lang po ito tungkol sa mga Lopez. Tungkol po ito sa lahat po ng mga empleyado ng ABS-CBN. Sa lahat po ng nakikinabang sa ABS-CBN, hindi man ho nagtatrabaho sa ABS, mga nagtitinda ho sa kantin, yung mga suppliers po, hindi lang po ito laban ng 11,000 na empleyado. Pinanganak ako nung panahon ng martial law. At lagi ko nakikita sa mga balita no na never again. Nakikita ko, nababasa ko sa history books. Lumaki ako na nababasa ko. Ewan ko lang po ngayon sa ganitong generation. Pero wag ko sana natin hayaan na dito na lang po matatapos ang ABS-CBN. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin magkaisa, dahil hindi lang po ito laban ng mga kumpanya, buhay po ng mga tao ang nakasalalay dito. Mga tao na mga binabayaran, may mga hinuhulugan, may mga pinapagamot, may mga tao na pinag-aaral, binubuhay na ibang pamilya. Yun lamang po ang nagdadasal ako na sa lahat ng mga kasamahan ko sa ABS-CBN ay makatulog ng maayos ngayong gabi, dahil naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan, siguro nararamdaman. Dahil kahit ako, parang hindi ko rin alam kung paano ko explain yung sarili ko. Pero yun, nakikiusap lang ako na magkaisa tayo. Paramdam natin kung ano ang kayang magawa ng industriyang ito, pagtulong-tulong, pagsama-sama. Yan lamang po.